Genesis chapter 17, the whole chapter. We are reaching now in okay, so I will read verse 1, you will read verse 2. Okay? So we start reading this passage. Verse 1 says, when Abraham was 99 years old and the Lord appeared to him, he said, I am God Almighty, walk before me and be blameless. Verse 2, start. Verse 3, Abraham fell face down and God said to him, as for me, this is my covenant with you. You will be the father of any nation. Verse 5, start. I will make you very fruitful. I will make the nations of you and kings will come from you. Verse 7, start. I will establish my covenant as a everlasting covenant between me and you and your descendants after you. For the generations to come to be your God and your descendants after you. The whole land of Canaan where you are now an alien, I will give an everlasting possessions to you and your descendants after you, and I will be your God. Verse 9, start. Then God said to Abraham, as for you, I must keep my covenant to you and your descendants after you for the generations to come. This is my covenant with you and your descendants after you. The covenant you are to keep, every male among you shall be circumcised. Verse 11, start. You are to undergo circumcision, and it will be the sign of the covenant between me and you. For the generation to come, every male among you who is 8 days old must be circumcised, including those born in your household or bought with money from a foreigner, those who are not your offspring. 13, start. When they're born in your household or bought with your money, they must be circumcised. My covenant in your flesh is to be an everlasting covenant. Any uncircumcised male who has not been circumcised in the flesh will be cut off from his people. He has broken my covenant. 15, start. God said to Abraham, as for Sarah, your wife, you are no longer to call her Sarah. Her name will be Sarah. I will bless her and I will surely give you a son by her. I will bless her so that she will be mother of nation, kings of peoples will come from her. Verse 17, start. Abraham fell on his knees and laughed and said to himself, shall a son be born of a man 100 years old? Will Sarah bear a child at the age of 19? Verse 18, and Abraham said to God, if only Ishmael might live under your blessing. 19, start. Then God said, yes, your wife is born. And as for Ishmael, I will have heard you. I will surely bless him. I will make him fruitful and will greatly increase his number. He will be the father of 12 rulers, and I will make him into a great nation. 21. Start. By my covenant, I will establish Isaac and serve and bear to him by this time next year. 22. When you had finished speaking with Abraham, God went up from him. 23. Start. On that very day, Abraham took his son Ishmael, and all those born in his household fought with his son. Every male in his household circumcised them. God called him. Verse 24. Abraham was 99 years old, and he was circumcised. Verse 25. Start. And his son Ishmael was 30. Abraham and his son Ishmael were both circumcised at that same day. Altogether, verse 27. And every male in Abraham's household, including those born in his household, or born from a foreigner, was circumcised to him. Lord God, as we listen to your holy word, we pray that through the ministry of your Holy Spirit, Lord, allow us to understand the mystery of your word, because we believe your word is light to us. And so thank you, Lord God, and we pray that you are going to give us the wisdom and understanding. And thank you for your faithfulness for the whole week. And thank you, Lord God, for the sustaining grace that you were able to sustain all these activities that we have.
Thank you once again. This you ask in Jesus' mighty name. And everyone will say, Amen. Amen. Let's all sit down. Okay, pinapabot ko gali ang pagpamusta ni Caleb sa iglesia. Sa bata ko nga sa Dame, nag-ambad siya kapay, at pabot lang ang akong pag-garoon sa ila. Sa music team, yung mga music team, o ay na din. Hello, music team. I will not stop preaching without the music team. Where's the music team? Okay. Hindi na pagod ang pagpamusta sa music team ka si Michael. Hindi si Michael. Ha? Si Michael ko no, kayo daw lead lang sa kay Michael. Marami ba na mo si Michael yung pangita. Okay, so sa iyang sitwasyon, okay man siya dito, nakalangguan na siya, pero harap siya subong sa Cuba. Struggling tungkol sa iyang in-group na iwang ikatil, kaabok. Nalara sila sa survival training. So, thank you. Okay, this morning, allow me to give you the title, A God Who Keep His Word and Works. That's the title, A God Who Keep His Word and Works. Now, with regards to this particular title of this passage or this message. Who among you can raise up your hands that says God abandoned me during my negative circumstances? Sino makasiligda kang ipabayaan ka sa Ginoo? Tawa siya nagtuman siya ng promesa niya sa imo. Hello? Mayari din? Ah, mayari din nga na sa Lord? Ah, Pastor, ipabayaan ito sa Ginoo? I do believe all of us could testify that God is faithful in our lives. Can you say amen? Amen! Yes, people. That's why to this particular passage, as part of my introduction, I would say that the Lord speak again to Abraham. Kaya rin na si Michael, ipaabot, ikalim ang pagpamusta sa imo, Michael. Na si Michael, lalaki naging balang, lalaki naging siya. Okay, so. So, Abraham was not able to talk to God for 14 years, approximately. Because when he lied before the Lord, God is silent about Abraham. Sometimes we are out of the will of God and we are doing something wrong in the sight of God, God is silent in our life. You know that. And here we can learn more about His faithfulness and work in the lives of His people. God is faithful. As we look into the details of these passages or verses, we can say more about our God whom we are serving. Habalay mo ito pa, God is faithful. Habala. Okay, God is faithful. As I gave this title, A God Who Gave His Word and Works. There are three timeless principles I'm going to give you this morning. And I will make this sermon more shorter because we have communion this morning. So, timeless principles are three. Number one, this God new revelation. Now, by the way, in our time today, there is no longer new revelation. Every revelation being revealed to God is already in the written Word of God. And Jesus Christ is the complete revelation of our God. Because even the Bible or the Scripture says that Jesus Christ is the visible image of the invisible God. And so therefore, I will say that in our time today, no more new revelations, all written in the Bible. But in this particular passage of Abraham, there is a new revelation being revealed to God.
Number one, what are his revelation? A revelation of his person. Ang pagpahayag sa iyang pagkatao. Naghanggang niya ang Ginoo kay Abraham, or Abraham sa verse 1. When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am God Almighty. Walk before me and be blameless. Now, a revelation of his person. He is now revealing himself to Abraham that I am the God Almighty. What is this word, the God Almighty? Now, first time, God revealed himself as the mighty God. The Almighty God, meaning to say in the Hebrew word, this Almighty God is El Shaddai. Sino rin ang batay sa grupo ng El Shaddai? Kaya kung amos ko silang panyo, kung yung El Shaddai silang panyo. No, I think that is the word Almighty God speaks of El Shaddai, and it carries the idea of number one, nourisher. Nourishment. Meaning to say, we receive God Almighty that speaks El Shaddai, the one that will nourish my spiritual life. Nourisher, meaning, kaya sa bata na dinapadidig sa iyang nanay. Nourisher. And the other idea, not just the nourisher, but strengthener. Meaning, it is God who strengthens us during our difficult times, during our weak times, God will always strengthen us. He will nourish us and strengthen us. And the third is a satisfier. There is no real satisfaction except in the light of our God or Lord Jesus Christ. Amen. The only satisfaction that we can have is a light that is centered in the Lord Jesus Christ. And so therefore, this El Shaddai means all sufficient one. Meaning to say, pag-ambag kanin na El Shaddai, He is sufficient one to provide you, nourish you, strengthen you, satisfy you, because He is the Almighty God, which is known as El Shaddai. Amen. And God is all sufficient one. The word Shaddai, we are going to remove the L. Shaddai means rest. Kada sa nanay lang, magpasusos siya bata, inamula iya saya, rest. That's why we said, Shaddai means rest and nourisher. Ina-nourish ikaw sa sina na Diyos. So means rest like baby. But there is a requirement in verse 1b. What is that verse 1b? Sige nga, when Abraham was 99 years old, then the Lord appeared to him and said, I am the God Almighty. But there is a comma in between and said, walk before me faithfully and be blameless. In short, the El Shaddai will nourish you, will satisfy you, will strengthen you, will provide you faithfully, but with the requirement, be faithful and be blameless in the sight of your Almighty God. Can you say amen again? Amen. May ara kung isa kita ang batasan, na may ara na I'm not so subjected to this particular passage, but sila nga, ati ba yan, intindihan mo sa Ginoa? Pwede na kung gaya may mga butang lang na hindi intindihan sa Diyos. Pero pamangkot na intindihan mo lang kung inahimo. And that is the question. The word that walk before me and be blameless. Meaning to say, God demands people to walk in holiness. The word holiness doesn't mean that you cannot commit sin. But the word holiness is you are very sensitive and you must always walk up
according to the perfect will of God. And that is holy. That's why we have here in this worship the Lord in the beauty of His holy. That is worship. But in the other side, I will sing of the Lord's great love forever. With my mouth, I will make your faithfulness known to all generations. What is that? That is mission, evangelism. Insimba ka namong Ginoo sa imong pagkamalaan, that is our being. I will sing of the Lord's great love forever, that is still worship. But hindi emapunggan ang gumba sa Ginoo. Sige nga, isugid ko kapaypan ang atong pagsimba sa Diyos, isugid na siya na ang Diyos na ginagagalag ta matutong matutong kabuhay ni katalikod sa ato through all generation, through all generation. Hallelujah. And that is our God. And so therefore God demands people to walk in holiness. 1 Peter chapter 1 verse 6. Can you read this one? Read it. Start. Kamati ang ublat at doon ang tao ang basa. Ready? Start. For it is written, meaning to say, Apostle Peter is reflecting the Old Testament that says, be ye holy, for I am holy. He's connected to the Old Testament. That's why we have here the connection that God demands people to walk in holiness. And so the gods of new revelation, we have a revelation of His person, but number two, a revelation of His promise. Hindi lang din pahayag niya na siya ang El Shaddai, the Almighty God, pero din pahayag naman ang tinatawag promise niya. What is the promise of Abraham or of God to Abraham? That is in verse 2 to 4. Let me read to you. Then I will make in my covenant between me and you and will greatly increase your number. Is God will increase the number of Abraham. Abraham bent his down, God said to him, as for me, this is my covenant with you. You will be the father of many nations. Verse 5 says, in other translation in KJ, it says, as for me. In the ESV, it says, behold my covenant. Even in the NIV, it says also, as for me. So now these three translations carries the idea that His promise or covenant is on God's prerogative. Meaning to say, hindi na magtrabaho ang Abraham, basta ipumisan ni si mo Abraham na magdabog din ikaw ang imurasa mo magdabog ka. Kung sila niya, istabisan ko ini sa imo, sunok siya sa akong clear, as for me. That's in the King James Version. Kung sa ako, I will establish it. And so therefore, God's covenant is unconditional. By the way, may mga promisa ang Diyos sa Bible na hindi na pwede maklaim. May duwa ka klase ng promisa sa Bible. Be aware of that. May ara ng personal promise na para lang kay Abraham. Hindi mo pwede mag-claim. Kasi i-claim lang ng other people na sila niya, I'll be the father of all nations. Boy, ikaw, hindi mo ato po. Yes. No? Pero may ara. May ara. Amen. Buwa. Tamo. Nakapasin ko, was, nabusog si tata. Kapit! Well, anyway, just emphasizing that the Bible is two promises. The personal promise and the universal promise. The promise anytime because it is for everybody. Nagaling na may mga issue ng isa na hindi ka magkaon sila, hindi ka magkaon sila. Ang ginadili pa, ang mga manakit pa ang pagkaon. No? Hindi nga sa ako, no? Pastor, surigin kayo, ay kung kaon siya, ikaw pastor, kaon ka.
tulong sa psayan lang, aming psayan lang. Nga, may kakauna, panakis na. Tilayin sila ng grupo. Kaya rin yung pastor niya, ay, alima mo na. Nagdadayan crowd of blood. Giant crowd of blood. Ang isa kapilog, yung isa pinggan na na. Tapos pa ako, kalinig mo yung blood. Kung isa may punto man yung grupo nga niyo, pagtapos ko kaon, ito lang inak na yung nanay, tubig ko. Kung inong tubig, ito kalinig yung ulo ko, eh, kita mo eh, kita mo eh. Pero ikaw lang, kakakilaos ka namin. O isa ka kaon, nga kasag, nga lupos, nga, ting aloy nga, wa ibis, ting lang kaon. Kasi kung ano yung klaseng grupo nga, nag-claim nila eh. Mga audio mo sila. No. Kauta, no? Hindi lang yung pagkana, habol ng kalat. Okay, goodbye na nga. Kung habol ka unong korwa siya, nakabuhang na. Nagaburaba ba? Anyway, it depends on God, personal covenant and unconditional. And so therefore, this is God's own prerogative. And the third, in God's new revelation, a revelation of His person, a revelation of His promise, and the last is a revelation of His plan. May pahayag ang Ginoo na lungod sa plano niya kay Abraham. We have a lot of plan, but in the end, God's plan will be followed. Amen? Yung mga plano tao isa, kung dapat plano. At yung lang, ay pag-ubid. Ala, ako matag flower, hasta ano na itong mabulan, abot. Ah, grabe. Pagkapunta sa Marso, nag-lockdown, dulang. Nag-dulang. We have a lot of plans. But you know what? Only God knows what will happen between our name. Amen. We cannot boast for tomorrow. The plan to be followed is the plan of God. Hindi tayo submit sa tila niya ang plan ng God. Okay, verse 5, ano yun eh? Verse 5. No longer will you be called Abram. By the way, si Abraham kali, ang alam niya sila sa una is? Abram. Di chali, si Abraham. San diskulta na yan. Di chali si Abraham kali. Sa Ur. Pinakadang hirap, subong. Di na chali, hindi na si Abraham kundi yun. Number one, sa mga hidden people, ang yatatay siya, ang lukubram kay Mahin. Sa oras siya alin, pero tinawag siya sa Ginoo, alin ka na! Sa verse 12, or chapter 12 in the book of Genesis. Can come out from your country, kuhan sa dito sa malaot niya ng pungsyon. Kagintawag siya sa Ginoo, kami duta kung may promisa sa iyo. So, iangala is Abraham. And your name will be Abraham. Iwan sa Ginoo, ang naman kay Jacob. Si Jacob, bilisan nga lang nga Israel. Si Saul, ang man, si Pablo. Saul was changing to Paul. Ang ako nga lang, like no money. Moses. Ito man. May Joshua na ko. May Caleb ko. Ito matubo ako nga lang. Moses. Kung di man ako bogdoy, pwede man na. Pwede na. Illegal ka rin. Illegal. Okay, so the name of Abraham was changed by God and the word Abraham means what? Exalted father. But Abraham is what? Father of a multitude. And that's the meaning of Abraham. The father of all nations or the father of multitude. So it is God's plan will what? Prevail in our life. Ay, yung alas, okay, liwaton ko na. Yung plano, ako rin, liwaton ko na. Nga maligya ka o kayo. Kaya, liwaton ko na. Brand new, ito maligya. So it is God's plan will always prevail in our life. So the new revelation that God revealed to Abraham is a revelation of His person, meaning, kipahayag niya na ako ang El Shaddai.
Diyan kag may harap siya nga plano sa kabuhi ni Abraham. And that is the revelation of his version. Number two, this God's new assurance. Not only new revelation, but also new assurance. Pag-uong na paglaong sa kabuhi ni Abraham. What is this assurance? Assurance concerning his fruitfulness. Mabasay na sa verse 6. Anong habang sa verse 6? I will make you very what? Fruitful. I will make nations of you and kings will come from you. Kita mo sa tutunan na I don't know kung sino ka mo din at sino din rin nag-visual supervision YouTube. May mga teknolohiya sa Israel na huwag pa mapahayag. Meaning to say, there are advanced technologies sa Israel na huwag pa sa US, huwag pa sa iba ng mga first world country. Kag isang magali ang iba na function kakaktibot kung paano sila maka-invento sa sinang ng mga teknolohiya. Sa Biblia, it is God who makes them fruitful. The wisdom, the knowledge, God bestowed to His own chosen people. Hindi ko kayo kahit siya pa sa sinang bulan, ako niya is familiarization o communication ka ng kusil. Hindi ko alam na ang mga kusil ko din na disbanded. Ngayon, yung kusil nga dali sa ato, no? Mga kusil namin sa Israel. Grabe siya nga. Ako niya nga ako din buhit. Ang mga kusil din natin, doon pangana na natin. Ang mga bago kong mga kusil, subong natin pang pakalula ni Duterte halin sa rin sa Israel. Israel will become very fruitful. Taong desert nila ka? Desert before, taong naging pa. Grabe katambo sa mga park. Naging fruitful, gitsa ka. Ang una nga hindi, makatingala, nga ang una nag-promisa sa Ginoo kay Abraham, ang mga duta. Kaysa duta, aram manggat. Amen! May arap ko po ito, pastor. Dito na sa Diyon sa Bato. Hindi ko layabal yung alam. Ipain na siya sa muna, pero nag-surrender na. Mander na siya, pero nag-surrender na siya. Hindi nga, pastor, may pagkakakita isla na pinreserve siya at pinuhi, hindi mag-pagaho. O, ako ba? Paano na, pastor? Ato, ganito ka sa amon. May pakitao din ako paano pag-preserve siya isla. Na huwag mag-pagaho, nakatuhin. Ato ko to. Ang araw, sa likod balay na ako, no? Tilapya ko, tigilugan mo na. Tintukin na, huwag yung baho. Ako na mag-preserve yung isla. Yung buhay niya sa tubig. Grabe pa lang siya, farming. Ay, yan yung mga pastor, under siya. Ito dapat siya, pastor, under siya mo. 26 churches. 26 kasimbahanan. Tanang iskwila na sa CCI. Ako ang maestro to. Bali, ang iyan ng mga pastor, skidyo na. From Monday to Wednesday, farming. Thursday to Sunday, ministry. Matapos na lang ang, halimbawa, nag-harvest na subong si Ilahumay. Maabot na lang ang next harvest, ang Ilahumay, buhay pag-uus. May big race lang. Schedule yung mga pastor. Ang iyong mga pastor to, lagko palawan sa mga pastor sa siyudad. Di nang ipuha yung kamandala, biblical. May sa CPO na siya nag-graduate mo. May thesis siya na pinalagas sa CPO sa iyang maspiral. Kay gusto makuha ko, or hula mo, kay para i-implementar man sa iba ng mga pastor. Ang muna, masiling ka kung ang pastor, dami na ba't ang mga word niya, kung pastor ka na ma-assign ka sa UMA, gutom ka ko, no? Ka-akitin na siya mamatis na. Kaya ang iyaya sulit, kung pastor ka nga binasign ka sa UMA, bugala ka. Okay. Ako nang itong suto.
Ang unang eh, sa Biblia, tutang mo lang yung promesa sa Diyos. Kat siya na ang mangin. Bahala sa imo, mangin fruitful ang imong pagpapuhi. Ako yan, kapati ako. Hindi na ta subjective siya, pero kung Christian ka na, kagdugay ka na kayo ng Kristuhanon, kagdikado ka gyapo, there is something wrong sa imong pagpuhi. Nga man, why magiklaro nga material prosperity ginhambal sa Diyos? Pero sila niya, I will provide all your needs. If you lack wisdom, I will give you wisdom. All that needed sa mga kanakan sa Diyos para mag-uswag na tiyan ko buhay. Hindi ko magpabiling kagaya ko, there's something question mark na. O kapati, nga bisan, ano sa imo kapigaduhon? Kagkod obdan mo sa paghimakas. Kag obdan sa Ginoo sa pabor, hindi ka magpabilin sa kapigaduhon. It's God who make you fruitful. It is God who bless you. And I do believe, kung may ara igman na daw nakita mo na question mark, change your life into a fruitful kind of life. Dito sa Kibaras, ang inasyon ka dahil ng iba. 1.3 hectares na. Pagkuyan ko kidaya, ito na ang pastor ka kida. Ano ila word? Sama sila. Uli ka na yung pastor. Hindi ka kida. Gutong hindi ka kida yan. Hindi ko mahaw. Katuan ko. Katuan ko ito. Hindi ko kong luta. 1.3 hectares. Hindi ko implant sa akong ising kaso si Ginoo na hindi ang kabuganaan. Nakita ko ang irikasyon, nakita ko ang prastada sa muka, ang kulturya, lingko pala nanaw ng ulang yung mga tao. After one week, muyok si Ginoo, gaya ko sa finances na mapakotulit punong kay lapit-lapit ang irikasyon. Kung na yun, gaano si Ginoo pero meron, 3-5 lang. Pringin sige lang, patukot lang ko gumay, Lord, patukot. Naglisensya ko siya, eh, kung pwede nga mabuho ko sa inyong irigasyon para masipagbis sa ating puno. Sige, oh, basta mo kayo problema, kaya ang irigasyon, purpose na yun sa rice bed na at sa mga pan. Buho ko yun. We are to stop, first fruit ko yan, ipahatag si Ginoo, ipan din. Tugtog ko naman yung wag, tugtog siya. Gusto ka katumbal na palamba? Tato ko sa akong pinagaan na katumbal na binalbi. Yes? Gusto ka ura? Dalang kayo sa sako. Tugtog niya. Hindi nga ako sa palpit, delikado ang pinulbi ka. Gusto ka yung ulato ng palamba? Silihanot pa si Buya. Tugtog na mong ulato. Tugtog! Gusto ka may awan ng Bisaya? Tutaw! Amen! Tutaw na! Ang simbahan kung meron na tumahibi ko kay puro tayo isang karbaw baka ang mga bangko kasi doon sulit lang. Gusto ko, ano niya? Ang pastor naglakad sa Saudi. Hindi nakakwanta. Eh, lang income ito ko, 30 meron lang. Ang income na, sobrang 30 kita. Sobrang may yara ko din, propagin. Why pag inyas ni Maras, yung sugal ang pinaga? Nagparado na ko si Bob, kapaglapan yung inarado ko. Ayun kay Joshua, matanong ta pinaga. Hambal ko, iba mo mo nga. Ah, why pa ni kabalungo si Pastor, ngayon hindi na dimaglik ang pinaga. Isin ko si Pastor mo lang hambal mo, buhay mo kung kabalo si Ginoo yung Pastor mo. Oh. Ang ako tumalok, subong. Ang nabato lang ko ito, ha? Sobrang 100. Ang ito lang. May labo sa mga talitali lang. May nang baligyan na si Dos. Kaligyan mo na ito ng mga buto. Hindi ko ito kayo baligyan, eh. Nahalad ko sa altar. Kaya nga ang membro sa Parasya, kahalad baka mo. Hello? Oo. Hindi ka mo kita ka baka, kinahalad ito. Gayin ka baka.
pag pray na ako, naglagan, pag-uwi. Hindi ko ano uwi mag-pray man, naglagan. Hindi na lang magdakpa, yawag na maglagan-lagan. Makita, nakaroon na sa video, pastor, gabarong, naglagan-lagan. Pag-uwiwan na lang ito. Kung nagbata na. Ingutom na, grabe. But I said, I don't have any background of farming. I don't have background for planting whatever. But God will make you fruitful in your lives. Amen. Here we go. Tingko, kahapon, nakuli kami mo, misis, kaya nadala ko si misis. May manong tanik mo dalo, nalang nabiyaan mo. Well, anyway, all that is just an emphasis that the God whom we are serving makes you fruitful in your life. That is the true God whom we are serving. Okay, so, assurance about fruitfulness. Ano ang ginambal rin, children? Crowds are crowned. Ginambal niya, kings will come upon you. Ito lang ang mga king na nag- And I do believe there is an everlasting or king that will reign forever. No other than the King of all kings and no other than the Lord Jesus Christ. Amen. And that is the offspring of Abraham. Pasalamat kita sa buhay ni Abraham, pinadalang nadala sa ta. Ang tawag siya sa T.U.J. is Abraham ang covenant. Tanan na nagpati kay Kristo ng ilang manluluwas. Masakop sa Abrahamic covenant ni Kristo mismo nga manging fruitful ang inyong kabuhi magbukana tungod sinang gimpromisa kay Abraham sa Diyos kay Abraham kag kita nasakop sina bangod kay Kristo mismo. And so therefore I will say there is a children's promise, crowds and crowns. Number two is faithfulness, ang pagkatutong. Muna ginambar ko ang Diyos kita lang ang katalikod, ang Diyos ay katalikod. Hello? Okay, let's read this in verse 8 or 7 to 8. I will establish my covenant as an everlasting covenant. Meaning to say, there is no end. Everlasting covenant between me and you and your descendant. Ang nagsanan ng Israel, hindi mo pwede na. Imagine na dusi ka Arab country ka bang buwak-pak-pak yan. Yung kuha yan ganit, ilang adlaw, maperti pa. See? After you, for the generations to come, to be your God and the God of your descendants after you. Verse 8. Rabla. See niya, the whole land of Canaan, and that is Jerusalem today, where you are now resides as foreigner, I will give as an everlasting possession to you. Ang templo na naging patungkod, dinaklaim na subong sa mga rasa ni Ismail. Kila ginawayo, kung na ito hindi magkitanay ang Israel ng Arab, away ko na lang away. And your descendants after you, and I will be their God. Can you imagine? The faithfulness of God will never depart from His people. Kaupod yun ang katutob sa Ginoo sa pagsayang ang mga kanakan. Ang malay mo tupad, matutob yun ang Diyos sa iyong pabuhi. Ang mala! Seryos ko ha? Okay. Then, Lamentation chapter 3 to 23. Anong ang balita? I want you to read this one. Kamu mabasa. O kita tanan. Emphasize nyo yun ang katutong sa Ginoo. Ready? Start. Because of the Lord's grace, they are not consumed. For His compassion is never failing. Verse 23. They are new every morning. Great is your faithfulness. Grabe mo. Nagkakaroon kami sa background sa lamentation. Lamentation. Is a cry. Which kind of, ang author si Jeremiah. Unang sulat niya ang book of Jeremiah in Lamentation. Ang Lamentation eh, isa ilikarisod
ipahayag ni Jeremiah na ang Israelites nagtalikod na gid sa matutuod na nga Diyos. Lain-lain na nga Diyos ang ilang nalagaran. Tugto, maabot na kita ng judgment sa Ginoo. Pero si Jeremiah nagpahayag kay misig na tampa sa hari lang. Kaya ang hari at the time is, ano na mo, kung sabaga, hari na sa apostasy. Huwag na nga pamati, huwag na kinakilala ang propita. Nahulog sa sibugon, nakastigo sa kati. Pero ang mga pag-Jirmaya, bangot sa pag-igugma sa Diyos, kita tanan, wala kin mabutan sa judgment. For His compassion, what? Never. Grabe. Unis niya, we are new every morning. Great is God's faithfulness. May harap ako sinapatasan na pagbukaw niyo sa agad kasi higit ka, Ginoo, salamat, Michi, kung matuto. Salamat, Ginoo, kay ang tanan, nalakpan sa COVID. Kami, huwag din nalakpan sa COVID. No? May kamo sila po. His faithfulness is new every morning. Every morning, every morning. Muna ang pag-igugma kang katutong sa Ginoo sa ating buhay. His faithful. In next, not fruitfulness, faithfulness, but also to your future. Ang tanan na ara sa Diyos, ka inahimong ilasintro ang Diyos sa ilang kamuhi. Do not worry for the coming future. Because your life is in the hand who holds the future. I will remind you this morning, no future is without hope if God is involved in your life. Amen. Wala din sa Kristohanong buhay paglaon kung ang Diyos involved sa iyong mabuhay. It is God who gives you hope. Now I will say this one, according to Pastor Nonie, our future is as bright as the size of our faith. Just include God the situations of our life. Include lang ang Ginoo. Kaya kung halin siya muna, hindi kaya, hindi ko siya muna yan. Nagpastor ka, huwag ka na, tumba ko. Hindi ka na matapos kabataan mo. Insulin na tanan sa Diyos. Hindi mo balay na, huwag na na. So amo ni ako nambal ni sa sinaga. Our future is bright as the size of our faith. Inclusions of our faith. Possible become immediately possible. Kung imposible na, mga imposible na. Kung ang Diyos harap siya ng kapit. John 6:1-13. Ito na papasahaw, i-review ko na sa inyo. Ang ipakao ni Jesus na nga siyang kumil ka mga tao. Di pa bang kontestile? Pilip! Nangita itong mga tao, siya, pilip ka mo, paano ka magkabakal? Kaya ang kwartang involved rin, tunga sa tuwing na sundo sa tao mo. Paano mo na makuha? Nagsabag din si Simon siya, may araw niya itong bata o. May lima na tinapay, kagawa ka, isda. Isa na Harvard economic master ko pa to, or doctorate, di mo masol to. Pwede ni Jesus, dala din! Papungkuhan ka lang ng tao! Namin nga magpungkuhan tao kay Isaban, no? Papungkuhan! Ang shop ganyan, si Tansing lang, pag-abot sa shop, agad dinuntok tao lang. Doon din ang control. Ang iba, ganyan ang iba, gaaway, ano lang. Sa lambar ng kapitan, tungko ako! Ito. Isang tingnay, parang hindi maginoan, magpungko ang tao. Ang hindi magpungko, hindi ka batusak. Nagburo, talagang buro, madala bangko. Limang ko siya, hindi mga provider parang kay bangko, magpungko kay buro. Sino Jesus, pungko ka mo! Kuhayaan, hindi na atag sa bata.
pangamuyuhan. Sinisa, didistribute sa ila. Pagkatapos nila, puso na sila kayo, may nabilin pa, pinakabaskit na nabilin doon. Juicy kabaskit. Hindi pag, hindi maguyanis, kisas. Sino direga mahilig maghaboy sila mga kanon? Hello? Kasi pwede pa makalukalo, hindi pinakalukalo. Ako, mabuli ko na sa Ginoo. Kaya Ginoo is concerned about being covered. Kung mayara ka mo ba, hindi pa man pantos? Lukaluha, no, Ginoo? Lukaluha sa abot niya, sa tumusag ka, tinugong. Nasa pawaliwa, pagi na pagbuka, tinugong ang tawag na. Sige nga, may dusi pa ka, basket na bilin. Grabe lang. So in short, in John chapter 6, 1 to 13, the impossible things become possible if God is the center of that plan. Ang gusto nyo naman, sa atong subong, pagkakati, Pastor Ben, makaw na kami ni Ben, do, sa pinapay, ano, kista, kaya, prinsipyo, ato, kinpuhati. Nga may araw nga butang imposible kayo, nga mang imposible kung ang Diyos nagapanuna sa imo ng mga plano. Principles. Right. Ang lain lang, hindi kapusta sa limita sa atong influensya, sa atong kasarang, sa atong nga kinaalam. After 1 year, 2 years, dula, puto ni gusto niya. Nga, man, gabinidad, gabinidad, ako pa. Ano, sige. Pagkaputo yan, hindi man. Biligyan siya lawang puto. Puto man ang plan. So I think we are going to look at it again that God's future, your future, is always in the hands of God. He holds our today and our tomorrow in His hands. Can you say amen again? Amen. He holds our today and tomorrow in His hands. Ayaw kabalaka. Sa Sigwalo pa, ayaw kabalaka. Kaya ang Ginoo amo ang nagapanon. And the last I'm going to give to you this morning, God's new requirement. God's new revelation, God's new assurance, and the third, God's new requirement. Ano po siya requirement? Dire naghahalin ang word na circumcision, ang pagpantak sa mga lalaki. Ariho physical, there's verse 9 and verse 11. Dito na lang napagbasahon. Ang verse 11 kasi na you are to undergo circumcision and it will be the sign of the covenant between me and you. So kung Hebrew ikaw, pinili ikaw ka na sa Diyos, hindi pwede hindi ka mag-submit sa pagpapantak. Siguro sa ato nito, hindi na rin nagulungalit sa Diyos. So pag-abot sa bata sa 8 months, 8 months, dapat pantakot siya. Kaya mo lang sa inyo, you are under the Abrahamic covenant. Pero subok, wala na na. Hello? Ang circumcision na tinatawag is no longer physical circumcision, but what? Circumcision of the heart. Pihaka, ino kasing-kasing. Baguhan, ino kasing-kasing. Kaya mo na ang kapahid ko sa tao, sa tubangan, sa Diyos. Kung anong aras na ipusoon mo, ang munang gatawa sa iyong mga bibig. Ang munang ginambas sa Bible eh. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Maybe Jesus, it is not the food that comes into your stomach that will make you unclean, but rather the words that come out from your mouth. Where this word came from? It's from your circumcision of the heart, ano na ginambal dire sa Romans 20, chapter 2, verse 28-29. Look very clear this one. A person is not a Jew who is one only outwardly, nor is circumcision merely outward and physical. Yeah, why yun na, ni Pablo? No, a person is a Jew who is one inwardly. Sinang siya hindi ka-hubiyo by race. Kung sa sunod nimo, ang circumcision is the circumcision of the heart. Through the power of the Holy Spirit, once you receive the Lord Jesus Christ, He will cleanse you every day. Hallelujah. Ang
through the power of the Holy Spirit. By the Spirit, not by the written code, such as persons praise is not from the other people, but from God. Now, traditionally and culturally, the Hebrew, kung ang bata, kapaltang na 8 months, i-present nila na. Damong na audience, i-present nila na, now this child is now the descendant and the covenant of God to Abraham will inherit to this child. Blakpak na na isang tao sa ilang mga audience na, blakpak na, damong hilipay na, kaya nga may isa naman katinugan under sa Abrahamic covenant. Pero sila nga, hindi na nga pagdayaw sa tao. Sila nga, it's no longer person's praise. Ayaw, it's not from other people, but from God. Ano ina? Ang circumcision sa kasing-kasing. Tinatanan, himoon sa Diyos para maging matindo kita sa tuban sa buhay. I don't know the condition of your heart. Kudlay man i-judge ang tao sa iyong pikusyon, kaya siya lang ang kabalo. Isang pagkani siya, hindi nakabalo siya at sinkaso. Kaya muna nga mas proper. I don't know what is the, because our heart is deceitful. Deceitful in our heart. Hindi ka kabalo. Ibot lang ganyan mo siya, Christian kid, siya mag-ayaw pa. No? Because of the heart. In conclusion, I would like to say this one. In conclusion. Is there, or Galatians chapter 5 first? Where is Galatians chapter 5? For in Christ Jesus, this word, in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision has any value. The only thing that counts is faith expressing itself through love. The anong summary of it all? Still the heart. You cannot love without changing your heart. That is circumcision of the heart. In conclusion, is there any negative circumstances in your life that God abandoned you? Ibigay ko lang ang pamanto. Ano man na sitwasyon mo, struggle ko man, whatever, dumduman mo lang, naging pabayaan ka sa Diyos, ibigay ko lang ang pamanto sa Diyos. God bless you. I see you. But this thing, brother, people.